Hello po mga ka-useful, ito po muli si Hendrix upang mag-share po sa inyo ng mga information regarding naman po ito sa nabili ko na cartridge na pang Canon IP2770. So, okay po baka na bumili ng mga used na cartridge sa online store. So tingnan po natin kung ito po ay maganda at gumagana. So kusa na po natin yung package na na-receive ko. Tingnan po natin. Okay, minsan yun. Baka mamaya ay sira pala. Sign lang yung ating pera sa pagbili ng package. Ayan po. Bili ko siya sa Shopee. So, wala po nakalagay na price dito. Pero ang price po nito, binayaran ko lahat ay 500 pesos. Kasama na po yung naman pag bumibili tayo ng mga used na cartridge. First time ko lang po kasi bumili ng used na cartridge. Madalas na binibili ko ay yung bago pa. At re-refillan ko na lang pagka naubos na yung ink. So ito po, itingnan po natin kung ito ba ay okay din naman. Sinabasa ko sa comment ay okay din siya. Na-receive po natin. Ganito. Ito po. Ayan. Mukha nasa may lalagyan pa siya at naka-tape. Tingnan naman natin yung ilalim nito kung okay pa. Ayan. Ayan. Kung wala pang mag-gasgas. Ayan. Okay, mukhang bago pa naman siya. Sabi kasi nila nakalagay doon ay use. Siya. So makikita natin mamaya kung ito po ba ay maayos din mag-print kasi nakalagay doon ginamit nila tapos nung na-empty na hindi na nila nirepilan. So unang gamit pa lang nila ito. Ang gagawin po natin ay butasin natin yung ano nito, yung butas kung saan tayo magre-refill. Tingnan po natin, dikit na dikit pa yung sticker nyo. Ibig sabihin, hindi pa po siya na tanggal. So, pwede pa po natin refillan yung ganito. Makikita, ibig sabihin, hindi pa po siya na nagagalaw, nagubutasan. So, tatanggalin lang po natin yung sticker nito. Tapos, doon tayo maglalagay ng butas. Saan tayo magre-refill. Yan po. Ayaw niya, matigas pa. Hanggang first timer pa lang itong matatanggal. Tinatanggal yung sticker. Yan po yung isa sa mga indication na yung cartridge na nabili nyo ay hindi pa siya na-refillan. Pwedeng pag ginamit nyo ito, pwedeng okay na okay pa ito. Parang good as brand nyo. So check po natin yung butas niya kung hindi pa nga talaga siya. Ayan po. Ayan, nakikita nyo. Wala pa kabutas-butas, napakalit pa. So, gagawin po natin. Butasan po natin yan para doon isusuksok yung ink na black. Pakita ko sa inyo po paano po gagawin. So, ayan po mga ka-useful. Unang-unang gagawin po natin ay tanggalin natin yung sticker. At makikita po ninyo, wala pa siyang butas. Kaya yun po yung lalagyan natin ng butas. Pwede po tayong gumamit ng cutter para butasan yung cartridge. Pero dahan-dahan lang po para hindi masyadong malaki yung pagbubutas. At pwede rin naman tayong gumamit ng drill bit, yung pinakamaliit na bala ng drill, para makontrol po natin kung gaano kalaki yung butas lang yung ilalagay natin. So, hindi rin siya matatapon. So, ayan po. Bubutasan na po natin siya dahan-dahan. At huwag po natin masyadong sasagad kasi baka maabot po natin yung tip. So ngayon, taktak po natin para matanggal yung mga residue. Para hindi po siya magbara doon sa lalabasan ng ink. So ayan po, ano susunod natin gagawin?
tayo ay magre-refill na ng ink. So, anong ink po ang pwede po natin gamitin? Yung universal ink pwede rin po. Kahit hindi po siya original na ink, lalabas din naman po yan sa cartridge. So, gaano po karami yung lalagay nating ink? Gagamit po tayo ng syringe na 10 ml para kumuha ng ink at isalin doon sa cartridge. So, ayan po. Buksan na po natin yung ink at kukuha po tayo ng 10 ml. So, ang pagsasalin po ay dahan-dahan lang kasi baka mabigla ay lumapaw din naman siya. Kasi hindi pa po natin alam kung gaano pa karami yung laman yung nabili nating cartridge, kung may laman pa ba siya. Kaya dahan-dahan lang po yung pagsasali ng ink. So, ayan po. Hintayin nyo lang po makita kung mayroon may makantab na, tapos enough na po yun. Huwag na po natin itutuloy. So, ayan po. Nakita nyo po ano, meron na siyang laman. Ang gagawin po natin, babalik po natin yung sticker kasi hindi pwedeng lagi siya naka-open kasi magkakalat yung ink sa ilalim. So, kailangan po natin ibalik yung sticker. So, ayan po. Tatanggalin na po natin yung lumang cartridge. Papalitan na po natin ng second hand at bagong bilhin natin na cartridge. So, excited na po tayo. Ano kaya kalalabasan ng result ng print ng bago natin gabit na cartridge? So, alamin po natin kung ano magiging maganda. Kailang print kaya tayo bago lumabas, kaya maganda ba talaga siya? So, sa first attempt, ayan, makikita po natin. Ano bang itsura sa first attempt? Maganda ba? Ay, nako, ayun, pangit siya. So, ano po yung gagawin natin? Magsi-second attempt ulit tayo. Ayan, tingnan po natin anong result ng second attempt na print. Ano kaya, maganda kaya? Nako, may guhit. Nako, pangit pa rin. So, sa third attempt, makikita po natin kung maganda na ba. Ayun, mga ka-useful, napakaganda. So, ayan po mga ka-useful, nakita po natin yung process nung kung okay ba na bumili ng second hand na cartridge sa mga online store. So, tinesting po natin kanina, yung unang salang po natin, pagkatapos natin maglagay ng ink, kasi naripulan muna natin ng ink, pagkatapos, saka natin pinalitan at inilagay dun sa printer. So, okay na po ba siya? So, sa unang result po, nakita nyo ito. Yung unang result, ganyan yung itsura niya. So, nag-print po tayo, ganyan ang itsura niya. Tapos yung, ang ginawa po natin para mawala yan, so, nag-cleaning tayo sa maintenance ng printer. So, ang supatas po natin mag-cleaning, nakita po natin ang naging result. Ito po, medyo gumanda po siya ng konti. Ito yung pangalawa. Meron pa rin siyang guhit. Pero, nakita niyo iba, medyo maganda na, maglinis na. So, ang ginawa po natin, nag-cleaning ulit tayo. Maintenance. Para maalis po yung mga bara-bara dun sa cartridge. So, sa third attempt po natin, nakita po natin, so, solid na po siya. Wala na siyang mga guhit. So, ayan po, no? So, nakita po natin, na-test po natin na kapag bumili tayo ng cartridge sa online store, kahit po second hand ito, ay maganda pa rin siyang gamitin. Basta first time pa lang siyang gamitin. So, ito po yung pinagpalitan natin na cartridge. So, kung bibili po kayo ito, maganda rin po second hand. Kasi pag bumili po kayo ng brand new, nasa 1,000 plus po ito. 1,000 plus yung isang ganitong cartridge. So, binili po natin sa online store. Tayo po ay nakamura. 500 lang po yung nabili ko na ang price nito na halaga nito. So, ang gagawin po natin, cleaning lang po natin para malinis po yung mga tip dito. Kaya, ayan po. Tip ko po sa inyo. Okay naman po kahit bumili kayo ng second hand. Basta, hindi pa po siya nariripilan. Bagong-bago pa lang po ito. Siguro, pagkagamit nila ay pinalitan agad nila ng bagong cartridge. So, ayan po. Sana po, meron po kayo na kuha ng mga tip kung paano po, kung dapat po ba tayong bumili ng second hand ng mga cartridge sa mga online store para sa ating mga printer. So, okay naman po siya. Maganda. Sulit naman po yung ating
ibinayad. Kanina po medyo kinakabahan ako, baka hindi siya maganda kasi yung unang print niya hindi siya pulido. Pero sa pag-print po natin ay okay naman po siya. So yun po mga ka-useful, ano, kung sakaling magkaroon po naman po kayo ng problema, halimbawa hindi na read, hindi na detect yung cartridge ninyo, hindi ayaw ma-detect, cannot be read. So ang gagawin po ninyo, linisin nyo lang po yung mga contact point. So ito po yung mga contact point niya. So ayan, ayan po yung mga contact point niya. Lilinisin nyo lang po ito, kaskasin nyo ng konti ng bakal para malis yung mga dumi-dumi niya, tapos ma-detect na siya ng computer. So yun lang po mga useful, no? Please like, share, and subscribe po sa aking YouTube channel. So thank you.